magandang araw po mga ka-YouTube. Samahan niyo po ako sa pagpo-propagate ng aking pothos plant. Meron po ako ditong Queen Marble Pothos. Iisa lang po kasi ito. Binili ko po ito sa palengke. Maliit lang po siya nung binili ko. At saka mura lang po, 100 pesos. So, binili ko po siya, iisa lang siya. Plano ko nga po ipropagate na lang. So, ngayon po, mahaba na siya, tsaka marami na po siyang ugat. Ito po, nung itanim ko po siya, sinadya ko po talaga na nakapahiga siya para tubuan po siya ng ugat. Kasi nga po, ang plano ko po talaga, ipropagate siya. Ang ganda-ganda na po ng ugat niya. Andito po. Queen Marble Pothos po ang tawag dito. Gusto ko po siyang paramihin, kaya ipopropagate ko na po. Samahan niyo po ako. Meron na po ako ditong 8 cups na may soil at isang pot na may soil. Bale, itong 8 cups po kasi binilang ko na po siya kung ilan para po ito doon sa kukuha natin na sanga niya. Tapos ito po, ito pong pot para po sa ating magiging mother plant. Okay, umpisahan na po natin. Meron po ako ditong gunting at cotton balls. Lalagyan po natin ng alcohol para i-disinfect po muna natin yung ating gunting. Ayan. Para po pag nagupit po tayo, gupitin po natin at puputol-putulin yan para po dumami. Para po hindi sila ma-infection. At hindi mabulok. Simulan na po natin. Ito pong pothos plant. Kung makikita nyo po. Makikita nyo po. Bale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bale po, 8 na parte po ang makukuha natin po dito. Ito po, kada dahon po, meron po siyang ugat. So, pwede na po natin yan kunin na may tag-iisa-isang dahon at itanim. Tapos po, dito din po, dito po, muling tutubo yung bago niyang sanga. Muling magkakaroon ng dahon at susuloy po. So, pwede na po natin siyang paramihin. Umpisa na po natin. Ito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggalin ko muna natin ito. 7. Ito na po yung pinaka 8 natin. Ito po yung magiging mother plant po natin. Ayan. Yung mother plant na po tayo uli. Sa susunod, ito na naman po yung paparamihin natin. So, unahin po natin itanim si mother plant. Ready na po kasi yung soil natin para po hindi tayo magsayang ng oras. So, ilalagay na lang po natin. Siguraduhin lang po natin na nakabaon po yung ugat para po mabilis siya mag-spread sa ilalim. Ayan. May mother plant na naman po tayo. Press lang po natin para matanggal ang air pockets niya. Kung mapapansin nyo po dito, puro cups po ang ginagamit ko. Puro cups po nilalagyan ko ng soil. Kasi po, ang purpose po kasi ng cups na to, matipid po siya sa lupa. Matipid sa lupa. At dito po, makikita nyo po agad yung, kung maugat na po siya. Makikita nyo po agad.
Kung stable na po siya, marami na po siyang ugat, pwede na po natin uli siyang i-replant. Yun na yung paglalagay natin po sa malalaking pot. Ay, grabe po yung ugat niya, ang haba. Malusog na malusog po siya. Ibaon lang po natin yung ugat niya. Mag-spread na lang po yan. Pag nag-stable na po siya, mag-spread na lang po yan sa ilalim. Baon po natin ng medyo malalim-lalim. Kasi po ang dami niya pong ugat. Very healthy po. Okay, isa na po yan. Malalaman nyo po kung stable na po siya kasi po pag binuhat nyo po itong lalagyan niya na dyan nyo po siya hahawakan sa leaf, sasama na po pati yung cup kasi nakakapit na yung ugat. Mas gusto ko pong gamitin kasi itong cup kasi po matipid po sa lupa. Tapos, ire-repot mo na lang siya. Pag malago na. So, lalo pa po silang lalago pag nairipat mo. Ito pong ganito kasi matipid sa lupa, matipid sa space. Lagi po natin ipipress pagkatapos po natin itanim para po matanggal po yung mga air pockets. Meron din po akong isang giant golden pothos. Nung nabili ko po siya, isang sanga lang po tsaka isang dahon talaga. Pero giant na po siya, ang lapad po ng dahon niya. So tinanim ko po siya nang nakalibing din po yung sanga niya. Ngayon po may tubo na rin po siya. Mabilis lang po ito paramihin itong mga giant pothos at saka po itong mga maliliit na varieties. Lalo na po kung gustong gusto nila yung lupa. Ayan, tapos na po tayo. Ayan na po, kumpleto na po sila. So, meron na po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 8 na po tayo na Queen Marble Pothos ulit. Tapos, dadami naman po sila. Iligin na po natin para po mailagay na po natin sa pwesto. Huwag po muna paiinitan, ilagay lang po muna sa shady area habang nagre-recover pa po sila.
para po hindi sila ma-stress, hindi po sila mabigla. Kasi po kapuputo lang po natin sa katawan nila. Lahat po ng halaman, pag irerepat po, kailangan po ilagay muna sa shady area ng 1 week. Okay. Tapos na po tayo. Meron na po uli tayong 8 na puno ng Queen Malpotos. Maraming salamat po sa panonood. Samahan niyo po ako muli sa susunod na vlog. Please like, share, and subscribe naman po kayo sa channel ko. Maraming salamat po.